sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Viral ngayon sa social media. Malubhama ng karamdaman ni Chris Aquino na kasalukuyang nagpapagamot sa Amerika ay panay pa rin ang post nito sa social media laban sa mga Marcos. Kaya naman nilabas ang isang video ng mga netizen na kung saan ibinulgar ang lihim na matagal nang tinatago ng pamilyang Aquino. Kung sino nga ba ang tunay na salarin sa pagpaslang sa ama ni Chris Aquino na si Ninoy Aquino. Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Rodrigo Roa Duterte. Bakit si kapatid mo, yung puyong si Raulo, hindi niya ginamit na Simeon Benigno Buanco? Bakit walang ganon? Dahil alam ng puya mo kung sino nagpapatay sa tatay niyo. Ha? Huwag masyadong nagmamalinis, Chris. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi magamit-gamit ng kapatid ni Chris Aquino na si dating Pangulong Noynoy Aquino ang apelyedo ng ina sa pagkadalaga na Cuanco. Dahil alam nito kung sino talaga ang nag-utos na ipapaslang ang ama. Samantala, kapalpakan ng mga dilawan sa nagdaang ilang dekada ay sinisisi pa rin hanggang ngayon kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gumagawa na naman ng malaking ingay ang mga dilawan ngayong Marcos na naman ang nakaupo sa Malacanang. Niluluto na rin nila ang ganito kaaga na si Risa Juntiveros ang itatapat nila sa susunod na eleksyon kay Sara Duterte sa pagkapangulo. Samantala, hindi naman napigilan ang mga netizen na magbigay ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayun pa sa kanila, sorry po, sa totoo lang, si Madam Cory Benta Aquino, hangad niyang maghirap tayong Pilipino at si Sir Pinoy Masapano 44 Aquino. Kulang po sila ng malasakit sa bansa at sa mamamayan. Pero lang tapos naman ang kaligayahan nila. Sa akin naman, move on na lang tayo. Dahil tapos na ang bangungot ng Pinas at Pilipinos sa mabigat na pagsubok. Bumango na lang tayong muli at magtutulungan magkaisa sa pagunlad ng bansa natin. God always be with us. Ganyan talaga mga antay. Basta't makakontra lang kahit ano gagawa ng issue. Basta hindi aayon sa paningin nila, bawal yon. Ang tingin nila, sila lang ang mga tao na tama at may karapatang mabuhay sa mundo. Huwag magtaka. Buong buhay ng mga yan, hanggat may hininga, walang gagawin kundi pagkontra. Sila, sila lang naman. Dapat nga niyan ay buong Pilipinas. FEM is a true hero. Inggit lang talaga sila. Di matanggap ang katotohanan na gising na ang bayan sa kasinungalingan. And ko, kaugnay nga sa balitang ito, ay nagbigay naman ng reaksyon at komento ang isang solid DDS at magaling na vlogger na si Badong Aratiles. Panoorin ang full video. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Lahat ng ibinibintang ninyo na walang katarungan, wala pa rin kayong natatamong katarungan, buhat nung kayo ay nakipaglaban sa mga Marcos, marami pa rin injustisya. Ipagpalagay na nating tama yan. No? Maraming injustices nung panahon ni Marcos. Ang sinundan ba ni Duterte si Marcos? Bakit kayo na nanawagan ngayon? Ang sinundan ba ni BBM yung tatay niya? Di ba si Duterte? Ang sinundan ba ni Duterte si Marcos? Hindi ba si Pinoy? Ang sinundan ba ni Pinoy si Marcos? Hindi ba si Gloria? Ang sinundan ba ni Gloria si Marcos? Hindi ba si FBI si Erap?
Ang sinundan ba ni ERAP si Marcos? Hindi ba si FBR? Ang sinundan ba ni FBR si Marcos? Hindi ba si Cory? Ang dami na pong pangulo. Hanggang ngayon naniningil kayo ng injustisya. Alam niyo sinasabi ko? No? Kung mula nung 1972, dineclare yung martial law ni Marcos, that was 50 years ago. 50 years ago, yung isinisigaw nyo ng katarungan, isinisisi nyo pa hanggang ngayon sa anak na. After 50 years, sisingilin nyo yung anak dahil hindi nyo nakamit yung katarungan. Eh, nanalo na kayo eh. Di ba nanalo yung EDSA Revolution? Ano nahita nyo sa EDSA Revolution? Wala. Miski yung mga kakampi ng EDSA, miski yung mga nag-EDSA, hindi nila na ipagtanggol yung injustisya na sinasabi nila. Eh wala palang silbihan, tanggalin na rin yan. Hindi mo ba? Tanggalin na rin yung selebrasyon ng EDSA na yan. Eh miski pala sa inyo, walang silbi. Biktima ka noong 1972. Magse-celebrate yung anak ng birthday ng tatay doon lang sa Ilocos. Ang anak ay presidente. Kung nakamit yung katarungan, sisingilin nyo yung anak? After 50 years, yung paniningil? Grabe namang utang niya. Walang expiration. Hindi po ako naniniwala na walang paglabag sa ano, sa martial law. Yung martial law, maganda po yan dahil ang layunin niya matigil yung karahasan sa lipunan, matigil yung kriminalidad, at saka yung komunismo. Pangit po ba yun? Magkaka-ideya kayo, parang ganito, no? Kay Pangulong Duterte. Naglunsad siya ng war on drugs. Sasabihin ba natin na walang pagmamalabi sa war on drugs? Meron. Actually, yung iba dyan, hindi nakagagawa ng mga polis, hindi nakagagawa ng kusino eh. Malamang dyan, yung mga yung mga drug syndicate na rin ang tumira dyan sa mga sinasabi niyong mga maliliit eh. Di ba? Bakit? Eh putya, delikado tayo rito kay Duterte. Tirahin na natin itong mga pwedeng mag-ano sa atin. Matrace tayo. Baka matrace tayo ng mga yan. Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Hindi gusto ni Pangulong Duterte na yung war on drugs niya ay maging paglabag sa ano? Maging human rights violation. Hindi po. Gusto niya yung war on drugs, matigil yung droga dahil winawasak nito yung mga kabataan. Ganon din po yung pananaw ng matandang Marcos noong bata pa siya. Bata pa siya. Di ba? Hindi niyo ba naisip yun? 50 years ago na ang martial law. Hanggang ngayon, nangingi pa rin ang katarungan yung mga taga-martial law. Eh putya, ba't hindi niyo hiningi kay Korean? Hindi niyo hiningi kay Ramos? Hanggang kay Pinoy, hindi niyo pa rin nakuha ang katarungan. Magse-celebrate ng birthday ang mga Marcos dahil taga Ilocos siya. Tutol kayo dahil kayo ay biktima 50 years ago at hindi nyo pa nakakamit yung katarungan. Eh naging senador, naging congressman ka na sa Tolocampo. Ilang taong ka ba naging congressman? Ang daming humalili sa yung congressman. Hindi nyo pa rin, hindi pa rin kayo nakagawa ng batas para ipagtanggol ang inyong sarili. Yung mga sinasabi nyong biktima. Yan yung sinasabi natin eh. Kung katarungan ang hinihingi ninyo na naganap nung martial law pa, tapos hinihingi ninyo sa anak na 50 years ago, okay, sa totoo lang po, damay-damay po yan, hindi lang po yung mga aktivista na ang tingin ni Marcos at that time eh willing na ibagsak ang pamahalaan. Pati po yung kriminalidad. Nasama na po riyan sa paglilinis nung panahon ng martial law. Ang pinag-uusapan po natin, may nagawa si Marcos. May konkreto siyang ginawa. Kung sa atin pong pamantayan ng pagiging bayani, balikan nyo po kung paano nagiging bayani yung tao. Diniscuss ko po yan. Yung bayani nga ba si Ninoy? At least si Marcos may ginawa.
Maaring magalit kayo sa kanyang ginawa o maaring sinuportahan nyo o nagalit yung iba sa inyo, at least may ginawa siya. Eh si Ninoy talaga wala eh. Dapat nga magalit kami at mainsulto. Dahil isang taong walang ginawa kundi maging anak, maging asawa ng presidente ng Pilipinas, naging bayani. O hindi naman diniklarang bayani pero sineselebrate natin ang kanyang araw ni Ninoy. Buti nga nilangaw na eh. Mahiya na kayo eh, 'di ba? Ngayon nakita niyo, ang daming tao sa Ilocos. Ang daming tao nakapila sa libingan ng mga bayani. Gusto nila matunghayan si Marcos. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung mayroon? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.